ating lubos na kilalanin ang babaeng pinakasalan at hiniwalayan ng aktor na si Jericho Rosales, ang kanyang naging dating asawa, si Kim Jones. The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Kim Jones, ex-wife ni Jericho Rosales. Profile: si Kimberly Camilla Jones, na mas kilala bilang Kim Jones, ay isinilang sa United Kingdom noong August 4, 1987. Anak siya ng isang British na ama at isang inang Pilipina. Lumaki si Kim sa Australia at sa edad na 23, noong December 2010, lumipat siya sa Pilipinas. Ito ay bunsod ng paghikayat na kanyang kapatid na si Apollo Jones, kung saan siya nagpa siyang tahakin ang isang makabuluhang paglalakbay sa larangan ng sining at pagkamalikhain sa Pilipinas. Bago siya tuluyang magtungo sa kanyang bagong karera, bumalik muna si Kim sa Australia para ibenta kanyang kotse bilang paghahanda sa kanyang pinansyal na pangangailangan, at pagkatapos ay bumili ng one-way ticket pabalik sa Manila. Sa isang question and answer session sa kanyang Instagram broadcast channel noong December 7, 2023, ikinuwento ni Kim ang tungkol sa kanyang educational background. Inilahad niya na siya ay nadesisyong tumigil sa pag-aaral at pinili ang mag-aral mag-isa nang walang mga limitasyon. Sa panahon na siya ay nag-aaral ng architecture, napansin niya ang di pagkakatugma sa pagitan ng kanyang learning style at sa curriculum-based education. Sa pagdidetalye niya na kanyang pagpili sa architecture, ibinahagi niyang pinili niya ito dahil sa kanyang pagkahilig sa scale, permanence at praktikalidad nito. Ngunit bilang isang Gemini, naisip niya na hindi siya mahilig sa mga nakatakdang kurikulum. Kahit lumihi siya sa traditional academic path, patuloy pa rin na kanyang malakas na interes sa arkitektura. Sa isang hiwalay na sagot, sinabi ni Kim na ang Rococo ang kanyang paboritong uri ng architecture. Career: ang Pilipinas ay mayroong grupo ng mga talented individuals na nagpaangat ng presensya ng bansa sa global fashion scene. Kabilang dito si Kim. Sa edad na 36, siya ay nagpakita ng isang kalibre na umaabot sa labas ng runway. Sa kanyang height na 170 centimeters or 5 feet and 7 inches, sharp facial features, ipinakita na ni Kim ang kanyang potensyal sa larangan ng modeling. Pero kinailangan pa niya ang encouragement ng kanyang kapatid na si Apollo, na gumawa na ng modeling job sa Pilipinas para subukan niya kanyang swerte sa industriya. Ikinuwento ni Kim ang kanyang unang commercial gig, kung saan sinabi niyang naglaan siya ng 20 oras sa pag-shoot at nakakuha ng halagang $30 na talent fee para lang sa kanyang bahagi na ma-edit sa final cut. Sa halip na magtampo dahil dito, nabuo ang kanyang pagkahilig sa pagmamodelo na nagbukas ng pintuan para sa kanyang pagtutok sa mundo ng fashion sa mga taong sumunod. Habang pinapalago ni Kim ang kanyang fashion blog, nagkaroon din siya ng oportunidad na maging host, isang trabaho na ginampanan niya sa loob ng 3 taon. Mula 2011 hanggang 2014, nagsilbi siyang co-host sa magazine show na ETC etc. kasama si Mary Jasmine. Sa palabas na ito, itinampok nila mga pinakabagong trends sa fashion, mga kaganapan sa mundo ng fashion, at ang mga prominenteng tao sa local fashion scene. Fast forward hanggang sa kasalukuyan, pinalawak ni Kim ang kanyang professional portfolio na naging isang filmmaker, entrepreneur at all-around creative. Kabilang sa mga international major brands na kanyang nakakolab ay ang Louis Vuitton, Calvin Klein, Gucci at Bottega Veneta. Dahil sa kanyang galing, nagkaroon si Kim ng global audience at bumida sa pages ng lifestyle magazines tulad ng Vogue Paris, T Magazine, New York Times at Harper's Bazaar. Kapag hindi dumadalo si Kim sa mga fashion show o hindi nagdidirect ng pelikula, nakakahanap siya ng aliw sa tabi ng dagat. Sa pagmamahal niya rito, ang Instagram feed ni Kim ay nagpapakita ng kanyang passion sa diving at surfing, na nagpapakita na isa siyang certified beach enthusiast. Mahilig rin magbasa ng mga libro si Kim. Ang dedikasyon ni Kim sa literatura ay makikita sa kanyang Instagram profile, kung saan siya ay madalas na nagbabahagi ng kanyang monthly reading journey. Married life: ikinasal si Kim sa aktor na si Jericho Rosales noong May 1, 2014 sa Shangri-La Boracay Resort. Ayon kay Echo, sa lahat na karelasyon niya, kay Kim lang siya nag-alok ng kasal. Ayon naman kay Kim, nung una sila nagkakilala ni Echo, ay di mag-gets ni Echo ang sense of humor niya at hindi rin ito maintindihan na kanyang Australian accent. Madaming nabago si Kim sa buhay ni Echo. Dinescribe ni Jericho si Kim na extraordinarily patient daw sa kanya. Ayon sa mga ulat ay choice ni Kim na wag muna sila magkaanak ni Echo, at nagpapasalamat siya na naiintindihan ito ni Echo.
Busy rin daw si Kim sa kanyang career, lalong-lalo na sa pagmamodelo abroad. Anyang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi batayan nun na hindi kompleto ang iyong pagkababae. Pangarap rin daw nila ni Echo na makapag-travel around the world, isang bagay na iniisip nilang hindi nila magagawa kung mayroon silang mga anak. Bagamat hindi nila isinasara kanilang pinto sa pagkakaroon ng mga anak, sinabi ni Jericho na pinili nilang isantabi muna ito upang habulin ang kanilang mga kasalukuyang pangarap. Wala ring issue si Kim sa mga naging exes ni Jericho. Sa isang panayam noon kay Jericho, hindi raw sila nagpakulong ni Kim sa dikta ng ibang tao kung paano tatakbo ang kanilang relasyon. Ito daw ang pinapasalamat ni Echo dahil sa kanilang karanasan, wala silang limitasyon sa isa't isa. Para sa kanila, iniiba nila ang mga nakagisnan. Hindi dahil sa kinamumuhian nila ito. Tumataliwas sila sa itinuturing na normal o sa sinasabi ng lipunan at kultura dahil mayroong malaking pressure raw sa pag-aasawa. At kahit bago pa sila ikasal, nararamdaman na nila ang ganoong pressure. Swak daw sila ni Kim pagdating sa pagnanais silang mahinang ang individual nilang pagkatao kahit na mag-asawa na sila. Naging bukas naman si Jericho kung gaano niya hinahangaan si Kim. Bilang asawa, proud siya na ever-evolving si Kim mula sa pagiging blogger, vlogger, at host hanggang sa maging regular ang modeling stint nito sa international scene. Naging creative director at business owner din daw si Kim. Kinuha pa raw ni Kim si Jericho na acting coach nang bumida si Kim sa Dakota, isang short film ng director na si Paco Raterta. Marami raw talaga silang natutunan sa isa't isa kahit may iba't iba silang personalidad. Confirmed breakup. Taong 2022 nang unang lumabas ang usap-usapan na hiwalay na sila Jericho at Kim. Isa sa mga napabalitang dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang pagbabalik ni Jericho sa Pilipinas mula sa Amerika ng mag-isa. Ikinagulat ito ng kanilang mga fans at follower. Dagdag pa rito na unang inihayag ni Jericho na ipagpapatuloy niya ang kanyang pangarap sa Hollywood. Kaya naman ang pag-uwi niya sa bansa nang hindi kasama si Kim ay hindi na iwasang hindi bigyan ng ibang kahulugan. Paglipas ng halos isang taon, may ilang mga tao pa rin ang naniniwala na hiwalay na talaga sina Jericho at Kim at ayaw lang daw ng mga ito na aminin sa publiko. Kaya naman sa pagpasok ng taong 2023, hindi pa rin mawala-wala ang issue. Bukod pa rito, may mga blind item pang lumabas na nagpapahiwatig na matagal na silang hiwalay. Kaya naman matapos ang ilang taon ng mga usap-usapan, kinumpirma ng isang malapit na kaibigan nina Jericho at Kim na hiwalay na nga ang mag-asawa. Ngunit ang nakakagulat dito ay ang pag-amin na noong 2019 pa pala naghiwalay sina Jericho at Kim. Na ang ibig sabihin ay halos 5 taon na nilang itinago ang totoong kalagayan ng kanilang pagsasama sa publiko. Ayon sa kanilang kaibigan, nananatiling very good friends ang dalawa kahit ang desisyon silang tapusin ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Isang mutual decision at amicable separation daw ang nangyari kina Jericho at Kim, ngunit hindi na niya inilahad ang eksaktong dahilan ng paghihiwalay ng mga ito. Bahagi pa ng kanyang pahayag, "While the friendship between the two remains, they have decided it is time to lead separate lives. They are encouraging each other to grow, albeit in different directions. It was a mutual decision, an amicable separation, dealt with grace and maturity by both parties." Lubos daw ang pasasalamat ni Jericho at Kim sa mga magagandang alaala na kanilang pinagsaluhan at sa mga aral na kanilang kinapulutan. Sinabi nila na sabay na nilang hinarap ang kanilang paghihiwalay ng may lubos na paggalang at pag-aalaga sa isa't isa. Dahil sila ay best of friends, tinukoy niya ni Jericho at Kim na mahal nila ang isa't isa tulad ng isang pamilya. Samantala, kahit kinumpirma na ni Jericho at Kim ang kanilang hiwalayan mula pa noong 2019, mapapansin pa rin ang isang tattoo sa bicep ni Echo ang katagang Miss Jones, ang larawan ay makikita sa isang magazine na Preview Best Dress 2023. Ang Miss Jones ay moniker ni Kim na ayon sa ulat ay noong kasal pa nila ni Jericho ito nakatattoo sa latulang braso ni Jericho. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!